Madalas may napipilayan o nasisprain sa mga larong kalye. Sakaling maaksidente at magtamo ng sprain o pilay, ito ang payo ng eksperto. Pag may sprain, better kung yung pasyente, ilalagay muna natin sa mas safe na lugar. Then once secured na yung place ng pasyente, pwedeng i-immobilize muna natin yung pasyente. Oo, yung unang 24 oras, lagyan muna siya ng cold compress o yung yelo para maiwasan yung sobrang pamamaga. Pagkatapos noon, pwede natin siya lagyan itong bandage para makompress niya yung area na na-sprain at maiwasan din yung sobrang pamamaga. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag muna gamitin yung na-sprain na parte at ipahinga muna ito. Payo ng doktor, iwasan din ang pagpapahilot ng mga pilay, bali at dislocation. Mas mainam kung sa doktor unang magpapatingin. Pag pinahilot natin, hindi pa nakita nung manghihilot kung anong talaga ang tama sa loob, tapos biglang ginalaw, yung mga litid na sana, baka konti lang yung punit, baka tuluyang mapunit pag minanipula ng minanipula yung parte na nainggit. Laging tandaan ang salitang RICE. R, rest, I, ice, C, compress, E, elevate. R, rest, sabihin huwag gagalawin, tapos maglagay lang tayo ng ice. Yung ice, paglalagay dapat kailangan meron dapat nakabalot siya ng tela. Huwag dapat diretso yung yelo kasi pwede maapektuhan din yung mismo yung balat. Pangatlo, yung compress, ito paglalagay ng bandage. Pangat-apat, yung elevate, sabihin itaas, mas mataas sa puso. Tapos dalhin agad po sa malapit na paggamutan. Makabubuti ring mag-warm up muna bago maglaro. Mahalaga yung warm up para masanay din yung mga joint o yung mga muscle na nagsusuporta doon sa dalawang buto sa mga natural na galaw doon sa specific na sport na ginagawa.